Hi guys, welcome sa Sip Natin. This video ay tutuloy natin yung series natin on finding the slope of lines. So sa previous video, napag-aralan natin kung paano bakunin yung slope ng line given its equation. So itutuloy natin yung series na yan dito, and just a brief review, para makuha natin yung slope ng line ay dapat naka-slope intercept form siya. So gagawin natin siyang y equals mx plus b kasi yung slope intercept na yan, yung m yan yung ating slope at yung b yung ating y intercept. Now let's try letter A, which is y equals 3/5x minus 7. Medyo malapit siya sa slope intercept form kasi yung slope intercept form naka-plus lang siya, no? So ang gagawin lang natin yung subtraction, gawin natin addition. And naturo ko na yan ng maraming beses, no? Pag a minus b, you can rewrite that as a plus negative b. So ibig sabihin, pwede natin itong i-rewrite as y equals 3/5x plus negative 7. So dito kita na yung m tsaka yung b, no? Yung m natin ay 3/5 tsaka yung b natin ay negative 7. So m is equal to 3/5 and yung ating y-intercept, ibig sabihin, dumadaan siya sa 0b. Ibig sabihin, yung graph ng 3/5x minus 7, dumadaan siya sa point na 0, negative 7. For letter B, we have 3x equals 4y. Again, dapat nag-iisa lang yung y. So meron tayong 4. This is 4y, meaning we have to divide by 4. So 3x divided by 4 is equal to 4y divided by 4, which means that 3x divided by 4 is equal to y. Baliktarin natin, we have y equals 3x divided by 4. Ano ibig sabihin ng 3x divided by 4? Pwede siyang i-rewrite as 3/4x, di ba? So this is y equals 3/4x. Nakamukha na siya ng y equals mx plus b. Meron nga lang nawawala. Nawawala yung b. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun ang b ay 0. So y equals 3/4x plus 0, or just simply y equals 3/4x. Di naman natin kailangang isulat yung plus 0. So m is 3/4 and yung y-intercept natin ay 0, 0. Kasi yung b natin 0. So here b is equal to 0. Alright, so tignan natin yung letter C. 2y minus 8 equals 4x. 2y minus 8 equals 4x. Kailangan maiwan yung y sa isang side. So yung minus 8, pwede natin yan tanggalin by adding 8. No? So 2y minus 8 plus 8 equals 4x plus 8. Ang minus 8 plus 8 ay 0 na. So magiging 2y na lang matitira dito. We have 4x plus 8. And kailangan y yung matira sa isang side lang. So we can divide by 2. No? So 2y divided by 2 is equal to 4x plus 8 divided by 2. So meaning y equals, ano ulit yung divided by 2? Pwedeng times 1 half, di ba? When you're dividing by 2, you are actually multiplying by 1 half. So pwede nating 1 half times 4x plus 8, which is y equals, distribute natin, 1 half times 4x plus 1 half times 8. Ano ang 1 half ng 4x? 2x. Ano ang 1 half ng 8? 4. So y equals 2x plus 4. And kita naman na ang ating m ay 2 at ang b natin ay 4. So m is equal to 2 and y-intercept natin ay 0, 4. So yung graph ng 2y minus 8 equals 4x, dumadaan siya sa 0, 4. Yun yung kanyang y-intercept. And lastly, we have negative 6 minus y equals 3x. So for D, we have negative 6 minus y equals 3x.
kailangan y na lang yung matitira sa left hand side. So we have negative 6 minus y plus 6. So negative 6 plus 6 magiging 0, di ba? So 3x plus 6. So since 0 na yung negative 6 plus 6, ang matitira na lang ay minus y or simply negative y. And then 3x plus 6. May minus or may negative sa kaliwa. So makikita natin merong negative y. Pero, di ba yung slope intercept natin ay y equals mx plus b. Wala siyang negative. So we can multiply both sides by negative 1 para mawala yung negative ng y. So negative 1 times negative y is equal to negative 1 times 3x plus 6. So magiging y equals, didistribute natin yung negative 1, di ba? So negative 1 times 3x plus negative 1 times 6. And y is equal to negative 3x plus negative 6. Kita na ba yung m tsaka yung b? Mx plus b, di ba? So yung m ay negative 3 at yung b ay negative 6. So the slope is negative 3 and it passes through 0, negative 6. Ito yung kaniyang y-intercept. Alright, so sa susunod na video, pag-uusapan naman natin, paano pag given naman yung graph, no? Paano natin kukunin yung slope? So tuturuan ko kayo kung paano kunin yung slope ng isang line na nasa Cartesian plane na walang computation. Alright, so maraming salamat. Sana nag-enjoy kayo dito sa ating tutorial. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa ating channel, invite your friends, and keep safe. I'll see you in the next video.